Hi guys, it's Michelle again. Good day sa ating lahat. Sawa ka na ba sa paulit-ulit na ulam? Madali lang yan. Ito may isishare ako sa inyong recipe. Kailangan nyo lang na painit yung kalan. Lagyan ninyo ng oil. Ganyan, painit nyo lang. Siguro nyo lang na init na. Talaga. Tapos, kailangan din natin ng garlic or bawang. Okay? Nasa sa inyo kung gaano karami ang gusto ninyo. Mas marami, mas maganda. Kasi mas masarap. Diba? At saka ito yung chicken thigh. Ito yung ginagamit ko. Chichop mo lang ng medyo maliit-liit konti para madaling maluto. No? At saka manuot doon sa loob yung lasa kapag medyo maliit yung pag-chop mo. Okay, so ang gagawin lang natin guys ay igigisa lang natin yung garlic. So sa pag-isa, siguraduhin natin na nag-golden brown siya. No? Huwag nating sunugin kasi alam nyo naman pag sunog, syempre iba yung lasa, di ba? Siyempre, lasang sunog. So, yeah, kailangan lang na maingat din tayo. Tsaka depende din yun kasi kung yung ano yung ginagamit mo na kalan. So, huwag masyadong initan din. So, pag naging golden brown na siya, like ganyan, saka mo na ilagay yung chicken. Pero make sure na nahugasan mo yung chicken, guys, ha. Para sigurado lang din. So, yan. Pag nailagay mo na, halo-haloin lang natin. Okay? Halo-haloin lang. Tapos, make sure lang natin na nahalo natin ng maayos. Ganyan. Tsaka, siguro din na natin na mainit din yung talan. Tapos, ang ginagawa ko kasi, ganyan. Papaluto ko siya kasi kailangan lutuin, talagang lutuin maigi yung chicken. So, tatakpan lang muna natin. Para siguradong maluto. Pero, binubuksan ko siya once in a while or actually sinisilip ko siya often kasi kailangan din siyang mahalo-halo lagi. Dahil, syempre, although maganda naman yung kalan na ginagamit ko, pero ayaw natin masunog, di ba guys? Tsaka, yun pala yan, gumagamit ko ako ng MSG or beef chin sa atin. Ajinomoto or something. Pampadagdag lasa kasi yun yung talagang ibibigay ng magandang lasa. Sa mga luto. Pero kung ayaw ninyo, okay lang din. Hindi naman siya necessary talaga. At saka, yan. Pero ito, black pepper, importante ito. No? Kasi, kumbaga, natatanggal niya yung langsa ng karne. Ewan ko lang sa inyo ha. Basta sa akin, importante yan eh. Yung black pepper pag nagluluto ako. Pero, pinch lang, no? Hindi masyadong madami. Basta, lang. Tapos, ayan. Nagdadagdag din ako ng super sarap. Bago lang yan, na-discover ko. Hindi ko alam kung alam niyo yan, but you can use magic syrup or ginisa mix or kung ano yung mga gusto nyo pang padagdag lasa lang. No? Hindi naman necessary na yan talaga ang gamitin niyo. Tapos, tinitimplahan ko na siya. Mga pinch lang, hindi talaga yung nilagay ng madami. Yung patakpan, siguraduhin luto siya, na naluluto talaga siya. At kung napapansin niyo, ilang beses ko na siyang tinakpan, tapos bukas. Tapos, ayan, halo na naman ng halo. Kasi importante ho yun na haluin natin ng maigit. Tsaka nakikita ninyo na may medyo dugo-dugo pa, lalo na yung buto. Kasi syempre may buto yung sa may thigh. Diba? Tapos, yan, parang mukhang luto na siya. No? Hinahalo-halo ko pa rin. Siniguro ko pa rin na talagang nahalo siya ng mabuti. At maluto siya ng mabuti. Okay, guys? Kasi importante yun. Importante yun na maayos yung pagkaluto niya. Tapos ayan, takip na naman. Siguro mga 3 times. 3 times akong bukas ng bukas o 4 times. Parang ganyan. Kasi kailangan talagang i-monitor mo yung pagluluto niya. Dahil sure na lutong-luto siya. Okay, so ito guys is talagang napakasarap na recipe. Kasi kakaiba siya eh. Hindi ito katulad ng mga recipe yung kinakain natin araw-araw bilang Pilipino. Ito yung bida ngayon. Yan. Ipapakita ko sa inyo. Yan yung chili paste with sweet basil leaves. No? So, nabibili yan sa mga Asian shop. So, siguro mga kalahating bote na lang ang tira. O, tignan nyo. So, inubos ko na. Yan lang ilalagay ninyo. Yan lang. So, yan yung bida dyan. So, ang lasa kasi niya parang maanghang-anghang na matamis-tamis. No? Tsaka yung basil, kung nasubukan niyo yan, napakasarap. Tsaka talagang yung amoy niya. So, mahilig kayo sa maanghang-anghang, mahilig kayong mag-try something new. I-try nyo yan dahil hindi kayo magsisisi. Napakasarap, guys.
Okay? Siya nga pala, ganyan lang, halu-haluin ulit, tapos nilalagyan ko rin siya ng fresh basil. Nabibili mo yan kung skets ang tindahan dito, Tesco, Asda, or anywhere. You know? Pero presko yan. Masarap yan kasi nakakain masarap talaga yan. Tsaka yun lang, halo-halo. Tapos make sure lang talaga na luto siya. Pero at that point, luto na yan eh. So inaano ko lang siya na talagang, alam niyo yun, pinabayaan ko muna siya na talagang maano yung lasa. Yung sa basil. No? Tapos ayan, dinadagdagan ko lang ng kunting asin para pandagdag lasa din. Kasi pang ano lang yun eh, parang pang finishing lang yung asin. As you've noticed, hindi ako naglagay ng asin sa umpisa. Ayan, so tinikman ko rin siya at tignan natin kung okay. So ayan, sabi ko okay. So ibig sabihin okay siya. Anyway guys, I hope nag-enjoy kayo sa video yan. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe my channel. At marami po akong i-share sa inyo na style ko sa pagluluto na masasabi nating talagang masarap. So, maraming salamat sa panonood at sana po mag-subscribe kayo, huwag niyong kalimutan at mag-leave kayo ng comment kung may mga tanong-tanong po kayo. Wala pong problema sa akin at I'm very much willing to give you some more information kung paano at saan nabibili yung ingredients. Like for example, yung sa basil, sweet, yung paste, nabibili yan sa Asian shop. Yan. So, kahit sa mga maliliit, siguro tignan ninyo. Kasi I think it's a Thai product. Yan. So, itry ninyo guys. Promise, hindi kayo magsisisi. Kapag natry ninyo yung ulam na yan, makakalimutan ninyo kung sino talaga ang mahal nyo. Bye-bye!